How's it going, guys? Mark Sagumi here, and today we're going to put to the test 5 guitar gadgets from Lazada. Let's go! So meron tayo rito ang 5 parcel or package from Lazada. Actually matagal ko nang planong gawin itong video na to, kaso ngayon ko lang siya nagawa kasi hindi sila sabay-sabay dumating. So yung last package dumating kanina lang umaga. So ito yun. By the way, before we begin, gusto ko lang sabihin na this video is not sponsored. So ito lang yung mga guitar gadgets and accessories na na-add to cart ko accidentally habang nagbabrowse sa Lazada. So yeah. Ngayon ay susubukan natin silang i-review isa-isa, and then later on, i-grade natin sila kung papasa ba sila sa atin or kung worth it ba silang bilhin or hindi. Okay, so without further ado, let's go right into it. So ito yung unang parcel natin, ayan, so let's unwrap it using our handy dandy box cutter. Ayan, so ito siya. So ang nakalagay dito sa label niya, the string scrubber. Ayan, siguro po nakikita nyo. Ayan. So from the word itself, scrubber, siguro panlinis ito ng gitara. So sa likod meron siyang instruction kung paano siya gamitin. So meron lang siyang parang plastic na cover dito na may handle. Ayan, siguro dito natin siya hawakan habang winawipe natin yung mga strings. Tapos dito sa may bandang front niya, meron siyang parang fiber cloth. Kung papansinin natin, meron siyang lock rito. Ayan. So, na-click siya. Then, magbubuksan siya na parang ganyan. Meron siyang hinge dito. So, ang sabi sa instruction, parang iipitin mo yung strings sa gitna rito. Tapos, i-wipe mo siya all the way. So, try natin. So, basically, ang gagawin natin, bubuksan lang natin siya, tapos iipit natin siya dito sa pagitan ng mga strings. Ayan, tapos i-close natin siya. Maririnig natin yung click sound. Pag narinig natin yung click, ibig sabihin, firm na siya. Ayan. So from there, idadrag mo lang siya all the way hanggang sa all the way at the end of the strings dito. Ayan, medyo ano lang siya rito. Hindi siya mabot kasi sobrang mahigpit. Siguro ilusin muna natin itong mga tuning pegs niya. Yan, so medyo naglusin yung mga strings. Abot na siya hanggang dito sa dulo ng ibandang net. Yan, so siguro i-stroke pa natin siya ng isa para mas sigurado. Yan, so tignan natin kung effective nga ba talaga. Let's open it and let's see. And so pagkaalis mo, makikita mo yung dumi na dumikit dun sa microfiber cloth. Hindi ko sure kung kita nyo sa camera. Try kong close up mamaya. Overall, nagustuhan ko yung design niya. Yung concept niya ng pag-ipit para malinis yung string. Kasi with just one stroke, nalinis niya na or na-wipe niya na both top and bottom. It really does the work naman. So, approve. I like it. So for our next gadget, ito siya. Ayan. So ang sabi sa description niya, hand fingers pan exerciser trainer strengthener stretcher for guitar. Haba. Ayan, so tignan natin kung ilaman. So ito siya. So ito yung itsura niya. Ayan. I think it is made up of plastic. So I guess to use this gadget, parang ipapasok natin yung mga fingers natin dito sa mga butas. Kung makikita nyo, meron siyang apat na butas dito, which represents itong mga apat na daliri natin na ginagamit natin for the fretboard. Siguro isusuot lang natin yung mga fingers natin dito sa apat na butas. Like so. Ayan. Di ako sigurado kung sobrang laki lang ba ng product o maliit lang yung kamay ko. Pero last time I checked, hindi naman maliit yung kamay ko eh. Ayan, so parang ganyan siya. Sobrang tigas niya. Ang sakit niya sa kamay. Hindi ko siya mapasok ng tuluyan. Ayan. Para magiging ganyan lang siya.
So theoretically, ang mangyayari daw kapag lagi mo siyang suot o lagi mo siyang ginagamit, magse-stretch out daw yung mga fingers mo, which makes them longer. Ano sa tingin niyo, guys? Ayan. Well, agree ako dun sa pwedeng humaba yung mga daliri natin. Pero I think hindi mo naman kailangan gumamit nito para ma-stretch out yung mga daliri mo. Based on my experience, yung mga daliri natin, hahaba talaga yan naturally over time. Kasi nasa-stretch out yung mga daliri natin while they're in play, which makes them longer. Ayan. Actually, hindi lang sa gitara, kahit sa piano or sa ibang mga instruments, pwedeng magkaroon ng chance na humaba yung mga daliri mo kasi nasa-stretch out sila. So kung tumutugtog ka for more than several years na din, mapapansin mo yung difference, mas magiging mahaba yung mga daliri mo compare dun sa length nila nung magsisimula ka pa lang. So yeah, I think I'm gonna pass for this gadget. Tapos meron pa pala siyang kasamang free. Ayan, meron pa siyang kasamang free dito na hindi ko naman tawag rito eh, parang finger protectors. So madadagdagan pala yung mga i-review natin. Magiging 6 na pala instead of 5 gadgets. Ayan, so let's open it. Ayan sila oh. Parang gawa sila sa silicone or rubber and nag-stretch out sila. So let's try to put them on. Ilalagay natin sila dun sa mga fingers na ginagamit natin na nagpipress ng mga strings. Ayan. So ang problema ko rito, iisa lang yung mga sizes nila. Dito sa tatlong finger na to, okay yung fit nila. Kaso pagdating dito sa pinky, maluwag siya. Ayan o. Konting galaw lang mahuhulog siya. Meron siyang gap. Anyways, try natin tumugtog gamit yung mga to. Kunin ko saglit yung gitara. So, itatry natin tumugtog habang suot natin itong mga to. Sobrang weird ng feeling kasi hindi ko siya maramdaman. Hindi ko maramdaman yung mga strings. Like, alam ko kung saan ko ilalagay yung mga daliri ko pero ewan ka bakit parang hindi sila sumusunod. Nag-overlap yung mga silicone na to dun sa mga strings. Kaya nagkakaroon ng fret buzz or muted strings. Try natin mag-slide. Mahirap. It almost impossible na makapag-slide ka gamit yung mga to. Kasi sumasabit siya. Sumasabit siya kapag nagkakaroon siya ng friction and nagkakaroon siya ng grip. Tapos isang bagay pa, naaalis sila habang tumutugtog. Tapos itong dalawa naman, ilang minuto ko pa lang silang suot, mararamdaman mo na parang sinasakal sila. Parang hindi nagpa-flow yung dugo sa loob. So yeah, ano sa tingin nyo guys? Siguro I have to say no for this gadget. It doesn't work. Ang sabi, it meant to protect your fingers from calluses o para hindi ka magkaroon ng kalyo. Well, agree ako na hindi ka magkakakalyo kapag suot mo itong mga to. Pero in terms of guitar skills, hindi ka niya matutulungan para mag-develop. Lalo na kung nagsisimula ka pa lang. Kasi hindi mo mararamdaman yung mga strings habang suot mo itong mga to. Yeah. And in order for you to learn, kailangan mo magkaroon ng kalyo. Isa yun sa mga bagay na kailangan mo i-consider kung gusto mo talaga mag-pursue sa pagtugtog. Kasi yung mga kalyo na yan, parang sila yung magiging protection mo para hindi maging masakit sa daliri every time natutugtog ka. Actually sa katagalan, natatanggal din yung mga kalyo na yan kapag madalas kang hindi nakakatugtog. Kagaya ng sa akin, since ako hindi na ako ganun kadalas makatugtog, nag-fade na yung mga kalyo ko. So kung i-feel mo siya, hindi na siya ganun katigas. Malambot na siya. So ang tendency, kapag tumugtog ka ulit, magiging masakit siya ulit tapos minsan nagkakaroon pa ng paltos. Ayan, so meron akong existing paltos dito ngayon. Ayan, no? Hindi ko lang kung makikita nyo. Ayan, parang meron siyang tubig sa loob. So kaya kailangan, minimaintain din natin yung mga kalyo natin. And hindi mo yun magagawa kung gagamit ka nito. So yeah, I'm gonna pass for this gadget. So for our next gadget, ito siya. Buksan natin.
Yan, so ito siya. Hindi ko mabasa kasi ibang language yung nasa label niya. So ayan, ito yung itsura niya. So ang tawag dito, finger exerciser tool. Sabi dun sa description. So parang meron siyang 4 knobs dito or buttons. Then every button meron siyang parang spring. So with this gadget, pwede mong i-develop yung grip or yung strength ng mga fingers mo by doing this kind of motion regularly. Ayan. So halimbawa kapag wala kang ginagawa, nanonood ka ng TV or minum ka ng kape or something like that, pwede mong gawin yung exercise na to para mas ma-develop yung grip ng mga fingers mo or yung mga, or yung strength ng mga fingers mo. So makakatulong yun para mas maging firm yung pag-press mo ng mga strings sa fretboard. I think it really helps naman, especially para sa mga beginners, para mas madali nyong ma-develop yung strength ng mga fingers nyo. So yeah, approve. I like it. So for our next gadget, ito siya. Medyo maliit lang yung packaging niya. So let's open it. So ito yung itsura niya. So meron siyang plastic casing. Ayan. So ayan siya. Maliit lang siya. I think lalaki lang siya ng kaunti sa box ng Posporo or Matchbox. So ang tawag dito, pitch pipe tuner. So paano nga ba ito nag-work? So ang papansinin natin, meron siyang 6 na pipe dito. Ayan. 3 sa kabila, 3 din sa kabila. Tapos every hole or pipe, meron siyang designated na pitch or tone, which represents the 6th string of the guitar. Ayan. So meron siyang label E, EAD, tapos dito naman sa kabila, GBE. Ayan. Yan yung standard na tuning ng gitara. So ayan, so tatry natin siyang gamitin. Itutono natin tong gitara gamit itong pitch pipe tuner. So let's start with the 6th string or yung E. Ayan, so kapag hinipan mo siya, nagpo-produce siya ng certain note. Tapos yun yung gagamitin natin as basis para matono natin yung string. So ang kailangan lang natin gawin, imamatch natin yung tono ng gitara dun sa narinig natin na pitch. So try natin ulit sa 6th string. And so nagmatch na siya, so ibig sabihin nakatono na siya. So parang ganun yung concept niya. Kapag nagtugma na yung pitch na na-produce nito dun sa tono ng string, ibig sabihin okay na siya nun. Now let's proceed on the 5th string or yung A. Ayan. Parang ganun siya. Then let's proceed on the 4th string, yung D. Let's proceed on the last string, which is yung E, number 1. Ayan. So, tingnan natin kung effective nga ba talaga. Ah, diba? Namisa ako. Oh, grabe, ang galing. So with this gadget, makakapagtono ka na ng gitara without using any chromatic tuners. Napakadali niya lang gamitin, tapos napakahandy kasi sobrang liit niya lang. It even fits in your pocket. And di ba? Very nice. Nagustuhan ko siya. So far ito yung pinaka nagustuhan ko among the rest. I will definitely recommend this product to you guys. And so this is the pitch pipe tuner. Now let's proceed on the last gadget. So ito siya. Siya yung may pinakamalaking dalagyan.
ganito siya. Hindi ko lang bakit nagkaganan. Nayupi. Siguro sa delivery. Anyways, ito siya. Ang sabi niya dito sa label, World's Best Guitar Learning System. So, tingnan natin kung effective nga ba talaga to. Yan, so open natin yung box. Yan. So, pag open natin ang box, makikita natin yung mismong gadget. So, ito siya. Meron siyang 4 buttons dito. Merong yellow, green, pink, tsaka blue. Tapos dito, meron siyang parang clamp. Tapos parang dito mo siya i-adjust. Meron siyang knob dito. And dito mo siya i-adjust. So, I think it is made for beginners. Para sa mga magsisimula pa lang talaga. Parang ilalagay mo lang siya sa fretboard. Tapos, hindi mo na kailangan i-touch yung mga fingers mo into chord position. Kasi, each button, meron siyang designated na mga chords. So, ang sabi dito sa box, itong blue is G chord. Tapos, itong pink, parang D. Tama, D. Tapos, itong green represents C. Tapos, itong yellow is E minor. So, subukan natin siyang ilagay sa gitara. So, i-adjust lang natin itong knob para mas lumuwag yung clamp niya. Tapos, iipit natin siya rito sa may bandang nut. Ayan. So, ipoposition lang natin siya. Tapos, ihigpitan ulit natin siya para mas maging firm. Ayan. Tapos, and from there, pwede na natin siyang tugtugin. So, let's try it. So, one button daw represents one chord. So, itong blue represents the G chord. Wow. Tapos, itong pink represents D chord. Ayan. Tapos, yung green represents C chord. And then, the last one, which is yellow, represents E minor. Ayan. Ayan. So, try natin tumugtog. So, parang nag-guitar hero ka lang in real life. Ayan. So, although nagagawa niyang i-plat yung mga chords, hindi pa rin naiiwasan magkaroon ng mga muted strings like... Ayan o. Nangyayari yun kasi dumidikit yung ibang mga rubber ends nung mga buttons dito sa strings. Kaya nagkakaroon ng muted strings. In theory, parang mas madali daw for beginners na tumugtog using this gadget kasi hindi mo na kailangang i-plat yung mga fingers mo into chord position para maka-achieve ng chords. Pero ang nangyayari, parang hindi kanya natutulungan na mag-progress o hindi kanya natutulungan para matuto. Kasi once na inalis mo to, wala na uli. You'll definitely go back to zero kasi hindi mo talaga naaral yung kung paano siya tugtugin. And another thing pa, meron lang siyang 4 buttons dito. So ibig sabihin, 4 chords lang ang magagawa mo dito sa gadget na to. Ayan, sobrang limited lang ng playability niya. Siguro I'm gonna say pass for this gadget. Kasi although maganda yung pagkakagawa niya, maganda yung concept. I like the concept na hindi mo na kailangan mag-plat ng mga fingers mo to play one chord. So ang nangyayari kasi, hindi ka talaga niya natutulungan para matuto. Kaya hindi ko nire-recommend itong gadget na to for beginners. So ang advice ko sa mga beginners or sa mga nagsisimula pa lang, para matuto, kailangan mo talagang aralin kung paano siya tugtugin. Kung paano talaga siya tugtugin. There's no shortcut. Kailangan mo talagang mahirapan sa una para matuto. So yeah, hindi mo na kailangan ng ganitong gadget. Mas magiging better guitarist ka kung aralin mo yung conventional way. So yeah. I guess I will end this video right here. Let me know your thoughts in the comment section down below. If you like this video, hit like, share, subscribe, and hit the bell icon for more future updates. Keep safe everyone, and I will see you guys next time on my next video. Peace.